tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal. Lumakad kami sa kasalanan sa pamamagitan ng paglayo sa iyo, Panginoong Diyos. Lumakad kami ayon sa aming laman at walang kabuluhang mga bagay sa mundo. Binigyan mo po kami, Panginoong Diyos, ng habag at inibig mo kami. At pagkatapos, kinuha ng Panginoong Hesus ang sumpa at kahatulan na dapat naming tanggapin at hinugasan ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon na dumanak upang hindi na namin muling tanggapin ang kahatulan at sumpa. Kaya salamat po sa pagliligtas sa amin na wala kaming anumang ginagawa. Ngayon ang Panginoon ay hindi kami iniiwang ulila sa buong buhay namin. Inaalis niya ang aming mga kahinaan sa pamamagitan ng pagsama sa amin, pag-iingat sa amin at pag-akay sa amin sa katotohanan. Kaya sa oras na ito, kami na tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa pagpapahintulot sa aming magtipon sa iyong harapan, Panginoon, upang mag-aral ng iyong salita at magkaroon ng fellowship. Pakiusap, tignan mo po ang bawat isa sa amin at bigyan kami ng sapat na biyaya ayon sa kinakailangan ng bawat isa at hawakan mo po kami sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay upang walang sino man ang matisod sa amin. Salamat din po sa pag-iingat sa amin at pamumuno sa mga iglesia dito sa Korea at sa maraming mga iglesia sa buong mundo. Maraming mga churches ang nagdurusa ng paghihirap. Kaya pakiusap po, hawakan mo po sila sa pamamagitan ng iyong salita at makapangyarihang mga kamay upang makapagpatutuo po sila ng Ebanghelyo ng Panginoon at maisakatuparan ng gawain mo, Panginoong Diyos, na nagliligtas ng maraming mga kaluluwa sa pamamagitan ng pag-aakay sa kanila kahit na nasa mahirap na sitwasyon po sila. Pakiusap din, pagalingin mo po agad ang mga may sakit upang makapamuhay sila para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa Ebanghelyo sa kanilang natitirang buhay. At sa Panginoon na nagbibigay ng kinakailangang salita ayon sa panahon at nagtuturo ng dapat naming gawin, sa oras na ito, ipaalam mo po sa amin ang iyong banal na kalooban, Panginoon, na nais mong ihayag sa amin at maunawaan nawa namin ang dapat naming gawin bilang iyong mga anak, Panginoong Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Nais ko pong hilingin ang dalawang bagay. Kapag nagtitipon tayo tuwing Linggo at Miyerkules, bago kumanta ang choir, maaring masaya tayong makita ang isa't isa at maraming bagay ang nais nating pag-usapan. Pero magpapasalamat po ako kung mag-uusap po kayo ng tahimik. Dahil kapag pumapasok po ako dito sa main hall para mag-sermon, paumanhin po, pero napakaingay po. Kaya umaasa po ako na gagawin natin ang kapaligiran na angkop sa pakikinig ng sermon sa pamamagitan ng pagpapakalma sa ating mga puso bago ang sermon sa pamamagitan maaari ng pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Maring magkaroon ng maling pagkaunawa ang mga baguhan at baka sabihin po nila, bakit ang ingay ng church na ito? Kailangan na malaya tayong makipag-usap sa isa't isa, pero magpapasalamat po ako kung mag-uusap kayo ng may mahinang boses at may dalisay na puso para po sa iba. At isa pa po, may mga kapatiran na nag-guide ng mauupuan ng mga kapatirang huli kung dumating. At tinitingnan nila kung may mga bakanting upuan po dito sa unahan o wala na. Talagang nagpapasalamat ako sa mga kapatirang nauunang dumating at nauupo sa unahan para sa kapakanan ng mga huling darating. Ang mga kapatirang huling dumarating ay walang mauupuan. Kaya mahirap na pumunta dito sa harapan kapag nagsimula na ang sermon kahit na may upuan pa sa harapan. Kung hindi sila makakaupo, ano po ang gagawin nila?
Kaya kailangan nilang umakyat sa ika-anim na palapag ng church school building. Hindi po dapat mangyari ito. Kaya pakiusap, umupo po ang mga maagang dumating dito sa unahan at ang mga kapatirang nagtuturo sa upuan ay dapat sabihan silang umupo sa mga bakante. Ngayon, wala nang mauupuan kapag nahuli tayong dumating dahil ang mga nagtitipon ay talaga pong mas nadaragdagan. Kaya pakiusap, sundin niyo po ang sinasabi ko para sa mga kapatirang huli na po kapag dumarating. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Hebrews chapter 11. Hebreo kapitulo 11 mula versikulo 4. Mula verse 4 hanggang 6. Babasahin ko po Hebrews chapter 11 simula verse 4. Hebreo chapter 11 verse 4. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito siya'y pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nagpapatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. Patay na siya, gayon may nagsasalita pa sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pananampalataya si Enoc ay dinalang paitaas anupat hindi na niya naranasan ang kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ng timpala sa mga masigasig na humahanap sa kanya. Sa huling araw ng Bible Seminar last week, natutunan po natin ang tungkol sa alay ni Abel at Cain. Tinanggap ng Diyos yung alay ni Abel at hindi niya tinanggap ang alay ni Cain kahit na sabay silang nagandog. Binanggit ko po ang ibinibigay nitong mahalagang aral sa atin. Tinatanggap ng Diyos ang ilang mga tao at hindi niya tinatanggap ang iba kahit na nagpupunta sila lahat sa church at nananampalataya kay Jesus at nananalangin sa Diyos. Ang tanggapin ng Diyos ay ang pagbibigay ng kaligtasan. Tinatanggap ng Diyos ang makasalanan at pinatatawad ang mga kasalanan. Ibig sabihin, nililigtas ng Diyos ang makasalanan. Ibig sabihin ng hindi tanggapin ng Diyos ay ang hindi tanggapin ang kapatawaran ng Diyos. At kung hindi tayo tatanggapin ng Diyos, magiging mga naligaw tayo at ito yung pagkawasa. Sinabi ko na may mga taong nakakapunta sa langit sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit may mga tao rin na napapahamak dahil hindi sila tinanggap ng Diyos dahil nga mali ang kanilang pananampalataya. Pareho din po ito ngayon. Kaya ngayon po, nais ko pong ipangaral sa inyo ang salita tungkol kay Abel na inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya at si Enoc na pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya sa pananampalataya. Si Abel ang kinatawan ng taong naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling mga gawa. Bakit hindi tinanggap ng Diyos ang alay ni Cain? Dahil nagandog siya sa harapan ng Diyos mula po sa bunga ng lupa sa pamamagitan ng kanyang paghihirap at pawis. Kung titignan po natin ang Genesis chapter 3, sinumpa ng Diyos ang lupa dahil sa kasalanan ni Adan bilang resulta, mga tinig at dawag ang sisibol doon para sa iyo at kakain ka ng tanim sa parang.
sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Yan ang sabi. Dahil sa kasalanan ni Adan, sinumpa ang lupa, kaya mga tinik at dawag ang sisibol doon. Ang mga tinik at dawag na hindi nakakain ay mabilis na lumalaki. Ngunit ang mga halamang makakain ay nangangailangan ng hirap at pawis ng tao. Ang bunga ng lupa na nakuha sa pamamagitan ng pagpapagal ng makasalanan, ang kumain at mabuhay mula sa lupa na isinumpa ay hindi maaring handog o maging handog sa harapan ng Diyos. Kasabi sa Hoseas 9.4, sapagkat ang kanilang tinapay ay para lamang sa kanilang gutom, hindi iyon papasok sa bahay ng Panginoon. Maraming tao pa rin ang gaya po nito. Iniisip nila na tatanggapin sila ng Diyos kapag masipag silang nagsisimba, kung masipag sila sa pananalangin, masipag na isinasagawa ang kanilang mga gawain at gumagawa ng mabubuting gawa. Ngunit lahat nito ay kaisipan lang ng mga tao. Bakit hindi ito tinatanggap ng Diyos? Dahil po sa kasalanan. Kahit na gumawa ng mabubuti o matutuwid na gawa ang makasalanan, ang kanyang kasalanan ay hindi pa rin mapapatawad. Dahil ang makasalanan ay hindi maliligtas kung hindi po niya malulutas ang problema sa kasalanan. Kaya ang handog ni Cain ay walang dugo. At kahit may pagsisikap, pagpapagal at sigasig, wala itong kwenta. Bakit po? Sa Hebrews chapter 9 verse 22, at kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Walang kaligtasan kung walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kasi sinabi ng Diyos na hindi tayo niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pagtingin sa ating mga gawa. Kaya inihandog ni Abel ang alay sa pamamagitan ng pagpatay ng kordero at doon nagkaroon ng pagdanak ng dugo. Kaya sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Ang handog na kordero ay mas mainam kaysa handog o ibang handog dahil may dugo ito. Sa Exodus 12:13, sabi ng Diyos, kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo. At kapag tinignan natin sa Hebrews 9 verse 12, at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Ang Kristo na walang kasalanan ay namatay at dumanak ang kanyang dugo upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan magpakailanman, gaya ng isang maliit na kordero ng Diyos. At magtutungo tayo sa Diyos na nagtitiwala lamang sa kanyang dugo at tayo'y kanyang tatanggapin. Lahat ng mga relihiyon sa mundo ay nagsasabi na mapupunta ang tao sa isang mabuting lugar o paraiso kapag nagsikap daw siyang gawin ng anumang bagay. Magkakapareho po sila. Ngunit iba ang sinasabi ng Biblia. Sabi ng Biblia na walang makakatayo sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Isaías 64:6, at ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Marumi ang ating mga kasalanan at marumi rin maging ang ating mga katwiran. Makasalanan tayo. Walang matuwid tignan, pero ang masamang kabutihan o katwiran na mayroong kasalanan, hindi ito tatanggapin ng Diyos. Kahit anong gagawin natin? Ang Kristo, ang tanging anak ng Diyos ay namatay sa krus, gaya ng isang pinakawalang kambing na magtutupos ng ating mga kasalanan, at sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang lahat ng ating mga kasalanan, pinatawad magpakailanman. At doon makakatungo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang ginawa. Ito ang daan patungo sa Diyos na kanyang itinakda. Kasi sa Roma 3:24, sila ngayon ay itinuturing na ganap sa kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubusan na kay Kristo Jesus. At sa Romans 4:4, sabi ngayon sa gumagawa, ang kabayaran na hindi itinuturing na biyaya, kundi siyang talagang nararapat. Kung tayo gumagawa at tumatanggap ng kabayaran, hindi ito biyaya, kundi nararapat lamang. Pero sabi ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya ay itinuturing na katwiran.
namatay ang Panginoong Hesus para sa masamang tao, tayos, para sa mga makasalanan. Ngayon, itinuturing ng Diyos ang mga masamang tao bilang matuwid dahil inaring ganap na sila sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya nga, ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya ay itinuturing na katwiran. Kapag naunawaan natin at nanampalataya tayo sa biyaya ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, ang ating pananampalataya ngayon ay itinuturing na katwiran. Kay Adan, ang kasalanan niya ay ang hindi pagsampalataya sa salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sabagat sa araw na ikaw ay kumain yun ay tiyak na mamamatay ka. Ngunit sabi ng Diablo, kumain ka, tiyak na hindi ka mamamatay. Kung naniwala siya sa salitang tiyak na mamamatay ka, paano niya kakainin yung bunga? Nagsinungaling ang Diablo. Sabi niya, tiyak na hindi kayo mamamatay. Kapag kumain kayo noon, kayo magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Ngayon, hindi mahalaga kung kinain niya ito o hindi. Ito ang pinagmulan ng kasalanan, ang hindi niya pagsampalataya sa salita ng Diyos. At ang anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. Pero ngayon, ang katwiran ay ang pananampalataya na sumasampalataya tayo sa biyaya ng Diyos na naisakatuparan ng Panginoong Hesus. Sa Roma 4:6, sabi, tungkol sa pagiging mapalad ng tao na itinuturing ng Diyos na matuwid na hiwalay sa gawa. 3,000 taon na po ang nakalipas mula ngayon. Sabi po ni David, mapapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masamang gawa at ang mga tinakpan ng kanilang mga kasalanan. Mapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Mapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Dahil pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan, ang ating mga kasalanan ay tinakpan na ng dugo ng Panginoong Hesus at hindi na nakikita ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kaya nalaman natin ang biyaya ng Diyos at natanggap natin ang katubusan ng kasalanan, tayo ngayon ay inaring ganap. Noong pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus at kasabay na naunawaan ng biyaya, ang ating pananampalataya ay itinuring na katwiran. Kasi Romans 3:24, sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Hesus. Kaya gaya ni Abel, nagtitiwala rin tayo sa dugo ng Panginoong Hesus at tayo itinuturing na ganap sa harapan ng Diyos. Sa Romans chapter 10 verse 2, ako'y makapagpapatutuo na sila'y mga may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos, at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Sa panahong iyon, ang bayan ng Israel ay may sigasig para sa Diyos. Sinunod nila ang araw ng Sabbath, nagbibigay ng ikapo at ang iba pang mga kautusan. Subalit kahit may sigasig sila para sa Diyos, hindi nila sinusunod ang kaalaman. Anong uri ng kaalaman ito? Ito ang daan ng Diyos na itinakda ng Diyos upang maligtas ang mga tao na hindi alam ang katwiran ng Diyos. Tanging sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo maliligtas ang mga makasalanan, ngunit hindi nila alam ang katotohanan. Hindi nila alam ang katwiran ng Diyos, kundi sinusubukan nilang sundin ang kanilang sariling katwiran. At alam nila kung gagawin nila ito, tatanggapin sila ng Diyos. Kaya nga, masipag nilang itinatayo ang kanilang sariling katwiran at hindi ang katwiran ng Diyos. Hindi nito ibig sabihin na basta lang silang sumusuway sa Diyos, kundi sila ay sumusuway gamit ang sigasig nila para sa Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nila tinanggap ang Kristo na dumating sa mundo na magliligtas ng bayan ng Israel at ng mga makasalanan. Sino po sila? Ang mga Israelita na masigasig na sinusunod ang salita ng Diyos, sila yung gumawa nito. Kasi Galatia chapter 5 verse 4, kayo'y hiwalay kay Kristo. Kayong mga nagdanais, ariing ganap sa pamamagitan ng kautusan, nahulog kayo mula sa biyaya. Kaya walang sino man ang aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan. Kapag ganun sila ay babagsak. Sa 2 Corinthians 11 verse 4, sabi, sapagkat kung may dumating na nangangaral ng ibang Hesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo tumanggap ng ibang espiritu na hindi nyo tinanggap noon, o ibang ebanghelyo na hindi nyo tinanggap, kayo ay kaagad na nagpapasakop doon.
May mga nangangaral ng salita ng Diyos kahit na hindi naman sila sinugo ng Diyos. May mga bulaang propeta po sa lumang tipan at maging sa panahon ng Panginoong Hesus at mga alagad. At maging ngayon, may mga naghahanap sa bulaang Hesus at hindi sa Panginoong Hesus na nagbigay sa atin ng Ebanghelyo ng biyaya. Ang pangalan ay Hesus, ngunit mga peke sila at ibang salita sila, peking Hesus, hindi po ba? Sabi sa Gawa 16:31, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kung mananampalataya, sila ay maliligtas at makakapunta sa langit. Pero sa iba, kahit manampalataya, hindi ka maliligtas. Ito yung bulaang Hesus, ibang Espiritu. Ano po ba ang ibang Espiritu? Sinasabi nila na natanggap na raw nila ang Espiritu Santo, ngunit sa katotohanan, ang tinanggap nila ay yung masamang Espiritu. Ngunit mali ang alam nila na tinanggap nila ang Espiritu Santo. Tinanggap nila ang ibang espiritu. Ang ibang mga espiritu, hindi yan ang Espiritu Santo. Yan ang espiritu ng masama. At kapag ang ibang ebanghelyo ay ipinapangaral, hindi iyon ang tunay na ebanghelyo na sinasabi dito sa Biblia. Kahit ang tawag din nila ay ebanghelyo. At maraming tumatanggap. Sa ngayon, may mga kaso na ang mga peking bagay, minsan parang mas maganda pa kaysa doon sa tunay. Maring maraming gumagamit ng mga peking bagay dahil mas maganda ang peke kaysa tunay. Ngunit sa kaso ng mga luxury brands, may mga tunay at peking mga bagay. Sa ating mga mata, maring kahawig ng peke ang tunay na produkto. Subalit, pagkalipas ng ilang sandali, makikita, ito pala ay peke. Kaya nga, maring madaya ang mga tao. May ilang mga miyembro po ng Iglesia ng Korinto na tumanggap sa ibang Hesus, ibang Espiritu at ibang Ebanghelyo. Sino ang nangangaral ng ibang Hesus? Sino ang nangangaral ng ibang Ebanghelyo? Sa 2 Corinthians 11, mula verse 13, sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. At hindi nakapagtataka, sabi po, sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Hindi sila ang mga alagad na sinugo ng Diyos, kundi sila yung mga bulaang alagad. Sila ang mga mandarayang manggagawa. Binabago nila ang kanilang sarili at nagkukunwari silang mga alagad ni Kristo. Kung magpapakita kasi si Satanas na kamukha ng tunay na Satanas, wala po talagang maniniwala sa kanya. Sa mga larawan ng Diablo, ang mga mata ay masasama at paitaas at matutulis ang mga ngipin, nakakatakot. Ngunit kapag nagpakita ang Diablo, magpapakita siya hindi bilang Diablo, kundi parang isang anghel. Bilang anghel ng liwanag. Ang unang bumagsak na anghel na si Lucifer, ang pinakamagandang anghel dati. Ngunit nagtaksil po siya sa Diyos at pinalayas. At siya ang naging Satanas. Pero kapag nagpapakita siya sa mga tao, nagpapanggap siya bilang anghel ng liwanag. Napakaganda, kaakit-akit, napakabait at magiliw sa pananalita. Alam ba ninyo kung gaano kabait ang mga mandaraya? Nagsasalita ang mga mandaraya na madaling kumita ng malaking pera. Lumalapit sila sa atin na nagsasalita na parang tunay na parang tinutulungan nila tayo. Hindi mo na kailangang maghirap. Tutulungan kitang kumita ng malaking pera. At nakukumbinsi tayo. Pandaraya po ito. Alamin nyo kung gaano katalino ang Diablo. Siya ay lumalapit sa mga tao. Nagpapanggap ang mandaraya na magiging matagumpay ang buhay kung makikinig ang mga tao sa kanila. Kesabi at hindi nakapagtataka, sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Kahit hindi nakapagtataka na ang mga ministro naman ay magpanggap na mga ministro ng katwiran. Ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa, sabi po. Sa katapusan, ito po'y impyerno. Mga bulaang propeta, bulaang alagan. Ang mga sumusunod sa kanila ay mapapahamak din. Tama po? Hindi ko alam po kung ilan sila. Ayon sa Galatia chapter 1, ang mga nangangaral ng ibang Hesus at ng ibang ebanghelyo ay susumpain. Sino mang sumusunod dito ay susumpain. Kaya sa mundong ito,
May mga taong nandaraya, nagnanakaw, pumapatay, at mapupunta sila sa impyerno dahil sa paggawa ng masasamang bagay. Pero may mga magagaling na mandaraya. May mga gawa ang diablo, at may banal na diablo rin. Ang demonyo ay may banal na anyo. Sabi nila dapat na mabuhay kayo ng matuwid. Dapat kayong magtiwala sa Diyos. Dapat niyong tanggapin ang ebanghelyo. Opo, sinasabi nila ang mga mabubuting bagay. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay wala. Ibang Hesus, ibang Espiritu, ibang ebanghelyo. Kaya kung magbago lang ito ng kaunti, impyerno na po talaga ito. Alam niyo po ba? Kaya si Cain, hindi niya alam ang katwiran ng Diyos. Hindi niya alam kung paano tinatanggap ng Diyos ang makasalanan. Subalit nagandog si Abel sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong pananampalataya? Napagtanto niya na kung ano ang biyaya ng Diyos na nagliligtas sa makasalanan. Nung nagkasala sina Adan at saka si Eva, pinalaya sila mula sa halamanan ng Eden. Pumatay ang Diyos ng hayop at dumanak ang dugo upang makagawa ng kasuotang balat at dinamitan sila upang matakpan ang kanilang kahihiyan. Ito'y upang ipakita ng una na ang tanging anak ng Diyos ay mamamatay at siya ay magdadanak ng dugo upang matakpan ang ating mga kasalanan sa hinaharap. Naunawaan po ito ni Abel at hindi ni Cain. Napakahalaga po nito. Kasi sa Genesis 4, si Abel ang kinatawan ng mga inaaring ganap at naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At mayroon ding nilalaman tungkol kay Enoc. At ang nais kong sabihin sa inyo ngayong araw ay tungkol kay Enoc dahil pinag-usapan na natin ang tungkol kay Abel noong nakaraan. Tayo po ay gaya ni Abel na inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya lamang po. Kaya dito po sa Hebrews chapter 11 verse 4, sa pamamanampalataya si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito siya'y pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nagpatutuo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. Patay na siya gayon may nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaysa pananampalataya lang ng pagkaunawa sa biyaya ng Diyos at pananampalataya sa kanya, matatanggap natin ang katibayan na tayo ay mga matuwid at walang kasalanan. At inaaring ganap tayo gaya ng lubos na sumusunod sa kautusan. Ito po ang kaligtasan. Sabi sa himno, may biyaya ako sa araw na ito. Mayroong tulong, may paghilom at ginhawa. Para sa aking sakit, may kalusugan. Para sa kahirapan, may kayamanan. Tinubos ako sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Ngayon, gaya ni Abel, tayo po ay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. May mga taong nakaunawa at nanampalataya sa biyaya. At silang mga hindi pa nauunawaan ng biyaya ay dapat maunawaan din po nila ang biyaya. Ito ay ang libreng kaloob na maaari po ninyong matanggap. At ngayon dito sa Hebrews chapter 11 verse 5, sa pananampalataya si Enoc ay dinalang paitaas anupat hindi na niya naranasan ang kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Sa pananampalataya, sabi din nilang paitaas si Enoc na hindi na namamatay. Sa Genesis chapter 3, si Adan, ikaw ay sa alabok at sa alabok ka babalik. Kaya ipinahayag ang kamatayan. Kaya ngayon, sa Genesis chapter 5, ang mga salita ng mga ina po ni Adan na isinapamuhay ng ilang taon, kahit na mga namatay sila, namatay at namatay ngunit patuloy pa rin lumalabas. Sa Genesis 5:24, lumakad si Enoc na kasama ng Diyos at hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Ito ay nakakagulat na pangyayari. Sinabi na sila ay namatay, ganun ang binanggit. Ngunit si Enoc ay hindi na namatay. Dinala siya ng Diyos paitaas. Wala na siya sa sanlibutan. Ang mga taong dinalang paitaas ng Diyos ay sina Enoc at Elias. Ang isang tao na hindi na namatay at nagtungo sa Panginoon sa langit. Ngayon dito po, sa unang pagkakataon, ipinakita na ng Diyos na ang tao ay maaaring makapasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng tunay na pangyayari. At ito yung sa pamamagitan ni Enoc.
Ang layunin ng paglikha ng Diyos sa tao ayon sa larawan ng Diyos ay hindi upang mamatay ang tao matapos mabuhay sa mundong ito ng ilang dekada lamang. Hindi nilikha ng Diyos ang tao upang mabuhay ng ilang dekada o 100 taon at pagkatapos ay mamamatay. Ang mabuhay sa mundong ito, sa katunayan, ay ang paghahanda sa pagpasok sa walang hanggang kaharian sa langit. Nabigo si Adan sa unang pagsubok ng Diyos dahil sa kasalanan at ang lahat ng mga galing kay Adan ay ipinanganak na makasalanan. Ngayon, ayon sa plano ng Diyos na patawarin at iligtas sa mga makasalanan, ang bugtong na anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus, ay naparito sa sanlibutan. Nagbigay siya sa atin ng tunay na katibayan na si Kristo ay namatay bilang handog pangkasalanan at nabuhay muli. Naunawaan natin ang biyaya at naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang panahon ng pananatili natin sa mundong ito ay ang panahon ng paghahanda natin sa pagiging tao ng Diyos na papasok sa kaharian ng langit habang nabubuhay sa karapat-dapat na pagsunod bilang mga anak ng Diyos. Naparito si Jesus sa sanlibutan upang iligtas tayo. At tayo ay naparito upang maligtas. Naparito si Jesus upang iligtas tayo at dalhin tayo sa kaharian ng Diyos. At naligtas tayo sa pamamagitan ni Jesus upang makapasok tayo sa kaharian sa langit. Ito ang layunin ng pagparito natin sa sanlibutan. Sa mundong ito, magdurusa at magkakasala ang ating buhay sa loob ng ilang dekada at magkakaroon ng magandang bagay mula rito. Gayunpaman, hindi nilikha ng Diyos ang tao ayon sa larawan ng Diyos upang mabuhay, pagkatapos mamatay ng walang kabuluhan. Detalyado po ito sa Biblia. Ang layunin ng pagliligtas sa atin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, gamit ang Panginoong Hesukristo, ay upang dalhin tayo sa kaharian ng Diyos at mabuhay sa kaluwalhatian kasama ng Diyos magpakailanman. Kaya namatay si Jesus para sa atin. At ngayon, si Enoc ang nagpakita kung paanong ang mga Kristiyano ay mabubuhay matapos maligtas. Si Enoc. Binanggit si Enoc sa Hebrews chapter 11 verse 5 dahil sa kanyang pananampalataya. Sabi dito, sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatutuhanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Sabi, ang Diyos ay nalugod sa kanya. Ngayon, silang mga ipinanganak bilang mga makasalanan, gumagawa ng lahat ng uri ng kasalanan at magtutungo sa impyerno dahil sa puot at paghukom ng Diyos, ay hindi lamang pwedeng maligtas, kundi maaari ring maging mga taong nagpapalugod sa Diyos pagkatapos po nilang maligtas. Ano po sa palagay ninyo? Di ba kamangha-mangha ito? Ang Diyos ay nalugod sa Kanya. Ang mga magulang, isinilang ang kanilang mga anak at pinapalaki ang mga anak. Malalaman ninyo kung gaano nagsakripisyo ang kanilang mga magulang nang magkaroon sila ng mga anak at pinapalaki sila. Kaya ang mga anak ay dapat na bigyang lugod ang kanilang mga magulang na nagsilang sa kanila at nagpalaki sa kanila. Sa Kawikaan 23 verse 25, sabi, hayaan ang iyong ama at ina ay sumaya at siyang nagsilang sa iyo ay lumigaya. Maraming ganitong uri ng salita sa mga kawikaan. Sa Exodus 20 verse 12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Natural lamang po na paglingkuran at bigyang lugod ang ating mga magulang na nagsilang sa atin at talagang nagpalaki sa atin. Natural lamang na bigyan natin sila ng kasiyahan. Ganon din po, natural na bigyan natin ng kaluguran at kasiyahan ang makalangit na ama. Ito ay dahil pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan at iniligtas tayo sa pamamagitan ng kamatayan sa krus ng kanyang tanging anak upang hindi na tayo mapunta sa impyerno. Ito po ba ay natatangi? Ito ay normal lamang. Sa awit 116 verse 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Kesa halip na gumawa ng dakilang bagay, dapat mo pong bigyang lugod ang Diyos. Sa nakaraan, sila ang mga taong nagkahanulo sa Diyos, mga hatulan sa pamamagitan ng puot ng Diyos. Subalit ngayon, matapos silang maligtas, ang buong buhay nila ay dapat magbigay sukli at nagbibigay lugod sa Diyos. Hindi upang palungkutin siya. Dapat gawin ng mga anak na komportable at masaya ang kanilang mga magulang.
Ngunit minsan ang ilang mga anak ay patuloy na sinasaktan ang kanilang mga magulang, pinalulungkot sila, at may mga anak na ipinapako ang puso ng kanilang mga magulang. Walang katuturan ito, tama po? Ngayon, iniligtas na tayo ng Diyos. Ginawa niya tayong anak ng Diyos at ginawa tayong mga taong papasok sa walang hanggang langit. Kaya natural lamang na siya'y bigyang lugod at mabuhay ayon sa kanyang kalooban. Ngayon, mabibigyang lugod ba natin ng Diyos? Binibigyang lugod ba natin ng Diyos? Tignan natin sa Genesis chapter 5. Genesis chapter 5, verse 24. Genesis chapter 5, verse 24. Lumakad si Enoc na kasama ng Diyos at hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Sinabi na si Enoc ay lumakad kasama ang Diyos. Kasama niya ang Diyos. Kasama. Ano ang kasama? Ito yung mabuhay ng magkasama. May mga taong sasamahan kang maglakad sa isang lugar. Tinutulungan ang bawat isa, inaalalayan ang bawat isa, inaaliw ang isa't isa. Yung iba sinusuportahan ng bawat isa. Alam niyo po, bago ka maligtas, malayo ka sa Diyos at naliligaw ka. Subalit pagkatapos mong maligtas, naglalakad ka na ngayon kasama ang Diyos. Ito ngayon ang buhay pananampalataya. Kung malayo ka sa Diyos at sasabihin sa Diyos isang beses sa isang linggo, sasabihin mo, Diyos, kumusta ka na? May katuturan po ba ito? Sasabihin mo, ayos ka lang ba amang Diyos? Aawitan po kita ng himno ngayon. Pagkatapos umawit, maghahandog po ako ng salapi para sa iyo. Pagkatapos paalam po, magkita tayo sa susunod na linggo. Walang taong gumagawa ng ganito. Kaya dapat, hindi dapat maging ganito tayo na naghahandog ng salapi pagkatapos kita tayo next week, Panginoon. Hindi po ganyan. Alam niyo po, palagi nating kasama ang Diyos. Sinasabi ng iba, kung gayon, itapon mo ang lahat ng bagay sa sanlibutan. Sabi nila, pumunta ka sa mga bundok at manalangin na mag-isa. Kung gayon, lumalakad ka raw na kasama ng Diyos kapag ganun ang ginagawa mo. Hindi po ganun, hindi. Hindi ganun ang pagiging kasama ng Diyos. Hindi po ganun. Tingnan natin sa verse 23. Simula verse 21 muna. Genesis chapter 5, mula verse 21. Nabuhay si Enoc ng 65 taon at naging anak niya si Matusalem. Lumakad si Enoc na kasama ng Diyos pagkatapos na maipanganak si Matusalem ng 300 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enoc ay 365 taon. Lumakad si Enoc na kasama ng Diyos at hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Ang panahong ito, ito po ay panahon bago ang baha. Kahit nabuhay sila ng matagal na panahon. Naging anak ni Enoc si Matusalem sa edad na 65 at si Matusalem ang taong pinakamatagal na buhay. Sabi dito pagkatapos na maipanganak si Matusalem ng 300 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. Ibig sabihin ay nagkaroon siya ng asawa, pamilya, nagkaroon ng mga anak, pinalaki sila at nabuhay gaya ng sinumang tao sa mundo at lumakad kasama ang Diyos. Kaya ikaw man ay naghahanap buhay, nagpapatakbo ng negosyo, ano man ang iyong ginagawa, ito ay iyong pamumuhay at ang layunin ng pamumuhay ay yung pong maging kasama ng Panginoon. Sa makatwid, gaya ng sabi sa Psalm 116 verse 8-9, sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, ang mga mata ko sa mga luha, ang mga paa ko sa pagkatisod. Ako'y lalakad sa harapan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Ngayon, hindi na tayo nabubuhay ng malayo sa Diyos, kundi lagi tayong nabubuhay kasama ng Diyos. Bago pa magkasala ang tao, nabuhay ang tao sa halamanan ng Eden na nakikipag-usap sa Diyos. Subalit dahil nagkasala ang tao, inilayo sila ng Diyos. Inihiwalay siya sa Diyos. Ngunit ngayon ay bumalik na tayo sa Diyos. Tayo ay gaya ng alibughang anak na bumalik sa kanyang ama,
matapos iwan ang kanyang ama. Kaya dapat tayong mabuhay kasama ang ating makalangit na ama. Nakabalik na tayo sa kanya, kaya dapat mabuhay na tayo kasama siya. Sa Matthew chapter 1 verse 20, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa panaginip na nagsasabi kay Jose, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa, sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat, sabi po, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Ang ibig sabihin ng pangalang Jesus ay kaligtasan, Savior, tagapagligtas. Kapag tumawag tayo ng Jesus, tulad ito ng tumatawag tayo ng tagapagligtas. Maging sa Matthew 1:23, sabi, magdadalang tao ang isang berhen at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ng Diyos. Si Jesus ang siyang nagligtas sa atin. Bakit? Upang manatili ang Diyos sa atin. Hindi ganito ang sinabi ng Diyos sa mga ligtas. Oh, ligtas na kayo, magkita na lamang tayo sa langit. Hindi po ganyan ang sabi niya. Pag naligtas tayo, kasama na natin ng Diyos mula ng araw na maligtas tayo hanggang magtungo tayo sa langit. At dapat niyo pong sampalatayanan ang bagay na ito. Sa Exodus chapter 29, mula verse 45, ipinadala ng Diyos si Moises sa 400 taon na pagkaalipin sa Ehipto. Nagpadala siya ng 10 salot sa Ehipto noon at pinangunahan sila yung mga Israelita sa dagat na pula. At pagkatapos, pinangunahan sila ng Diyos sa lupain ng Kanaan na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Ito ang kumakatawan sa pagliligtas sa atin ng Diyos mula sa kasalanan at sa kapangyarihan ni Satanas at dinadala tayo sa langit. At nagtungo sila sa ilang na sinasabi ng Diyos sa kanila sa Exodus 29, sa verse 45, "Ako'y mananahan sa gitna ng mga anak ni Israel at ako'y magiging kanilang Diyos." Sa verse 46, sabi kanilang malalaman na ako ang Panginoon nilang Diyos na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto upang ako'y manirahang kasama nila. Ako ang Panginoon nilang Diyos. Kaya ano ang layunin ng paglabas nila mula sa Ehipto? Ito po yung upang makasama nila ang Diyos. At simula noon, ang Diyos ay kasama nila hanggang sa makapasok sila sa lupain ng Kanaan. Iningatan niya sila, pinrotektahan at ginabayan. Dapat po nating malaman na pagkatapos tayong iligtas ng Diyos, ginagabayan niya na tayo hanggang sa makapasok tayo sa kanyang kaharian. Kaya upang makalakad kasama ng Diyos, dapat niyong paniwalaan na ang Panginoon ay nasa inyo na. Ano ang sinasampalatayanan natin noong tayo naligtas? Sumasampalataya po tayo sa mga salitang ang Panginoon ay namatay para sa atin at nagdanak ang kanyang dugo upang mapatawad ang ating mga kasalanan. At kung maunawaan lamang natin at masasampalatayanan ng biyaya ng Diyos, talagang tayo po, ito po yung kaligtasan. Kasi Efeso 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kaya pagkatapos maligtas, ano ang dapat nating sampalatayanan? Sa Galatia 3:2, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Noong narinig na unawaan at sumampalataya sa salita ng Diyos, ang Ebanghelyo ng Biyaya, doon dumating ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang tumulong sa atin na manampalataya. Tinulungan tayo ng Espiritu Santo na manampalataya at hindi na niya tayo iniiwanan. Kundi kasama na natin siya mula noong naligtas tayo. Kaya nga po, sa John 14:20, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang Panginoon ay nasa akin. Kaya nga, sabi, "I am so wondrously saved from sin. Jesus sweetly abides within." Maring hindi natin alam na ang Panginoon ay nasa atin, ngunit siya po ay nasa atin na, at dapat sampalatayanan natin ito. Kasi Efeso 3:17, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso. Anong ibig sabihin nito? Dapat niyong sampalatayanan na si Kristo ay nasa inyong puso. Huwag lang kayo manampalataya na ang mga kasalanan nyo ay napatawad na, kundi dapat nyo rin sampalatayanan na ang Panginoon ay nasa inyo na pagkatapos yung maligtas.
Kasi 2 Corinthians 13:5, saya sa tininyo ang inyong mga sarili kung kayo nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba nyo nalalaman na si Jesus Cristo ay nasa inyo? Ano ang sinasampalatayanan ninyo? Pagkatapos manampalataya na pinatawad niya ang ating mga kasalanan, dapat sampalatayanan na si Cristo ay nasa akin na. Kaya nga, tayo ay tinatawag ng mga Kristiyano. Sa English, Christian. Sa Korean, ang tao ni Cristo. Ang kahulugan ng Christian ay si Cristo ay nabubuhay sa akin. Subalit kung ang sino mo'y walang spirito ni Cristo, sabi, siya ay hindi sa kanya. Romans 8 verse 9. Ang spirito ng Diyos, ang spirito ni Cristo, iisa lamang po yan. Siya ay nasa akin na. Dapat po nating sampalatayanan iyan. Huwag isipin na napakalayo ng Diyos. Kung gaano, ganoon, paano nyo makakasama ang Diyos? Lilipad ba ako papunta sa Diyos? Ganun ba? O dapat bang pumunta ako sa mga malalayong lugar? May mga taong umaakyat sa bundok at nananalangin ng buong lakas, sumisigaw. Sabi nila, O Diyos! Sasagutin ba sila ng Diyos? Anong problema mo? Gaano kalayo? Kahit ibulong mo lang sa iyong puso, mauunawaan ng Diyos lahat. Tandaan, lagi nating kasama ang Panginoon. Napakaganda po. Kasi sabi, Jesus my Lord, He is dwelling in me. I will be satisfied only through Him, sabi ko. Kahit wala na ang lahat, kontento na ako sa presensya ng Panginoon. Kahit nasa iyo na ang lahat, lahat ng bagay sa mundo, paano kung wala ang Panginoon sa iyo? Ano sa tingin nyo? Alam nyo po, alam nyo, kasama na natin ng Diyos, iyon ang pananampalataya. Kasi sa Galatia 2:20, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Dati, ako lang. Lahat, ang pag-iisip ko, ang pagnanais ko, nandiyan ang katigasan ng ulo ko, kalooban ko, pamamaraan ko, puro ako. Pag hindi siya nangyari, ayon sa pamamaraan ko, mamamatay ako. Tapos kinakaawaan niya ang sarili niya at mukhang kawawa na sinasabi, Oh, kawawa naman ang buhay ko. Ano ang problema sa buhay mo? Kahit pa mahirap ka, dapat bang malungkot? Nalulungkot ba kayo dahil hindi kayo napapansin? Alam niyo po, tunay na si Pablo, siya po ay apostol. At nahirapan, siya'y hubad, nagutom, hindi makatulog, hindi makakain, gininaw, siya'y binugbog maraming beses. Maraming beses na muntik nang mamatay, ngunit si Pablo, siya po ay puno ng kagalakan at pasasalamat. Sabi po sa chapter 16 sa Gawa, siya'y nabilanggo habang nangangaral sa Filipos, binugbog, hinubaran at muntik nang mamatay. At siya'y kinulong sa maamag na bilangguan na may tanikala ang mga kamay. Ngayon, ano po ang ginawa niya? Umiyak po ba siya? Hindi po. Nanalangin siya at umawit siya ng papuri. Pinasalamatan niya ang Diyos na itinuring siyang karapat dapat na magdusa para sa pangalan ng Panginoon at para sa kanyang ebanghelyo. Kaya sabi, naglak sila na ituring na karapat dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan. Lahat tayo, kapag ang ginagawa natin sa mundo ay nagtatagumpay, kumakain ng masarap, nakasuot ng magandang damit, at nakatira sa magandang bahay, tanong, nakakatuwa ba ito? Malungkot ba kayo kapag wala ang mga ito? Naiinggit ba kayo sa mga taong marami ng mga bagay na ito? Maganda kung mayroon tayo ng mga ito, subalit ayos rin lang po kung wala tayo ng mga bagay na ito. Maganda kung mayroon tayo nito, ngunit ayos po kahit wala tayo. Kaya kung minsan binibigyan tayo ng Diyos at kung minsan binabawi niya. Minsan ginagawa tayong mayaman, minsan mahirap. Alam niyo po, pinakain niya ang mga Israelita ng mana sa disyerto. Binigyan sila ng Diyos ng tubig mula sa bato. At hinainan din silang magutom at hinayaan silang magutom at mauhaw. Bakit po? Sinusubukan niya kung paano sila tutugon. Kapag binibigyan sila ng Diyos, sinasabi nila, maganda. Ngunit kapag hindi, sinasabi nila, bakit mo kami dinala rito para patayin? At magre-reklamo sila. Pagkatapos, reklamo doon dito kay Moises. Kailan pa kaya sila lalago?
Kadinala sila ng Diyos sa disyerto sa loob ng 40 years. Kapag binigay ito ng Diyos sa atin, dapat tayong magpasalamat. At kahit ibigay niya ito sa atin, dapat rin tayong magpasalamat. Sapagkat ang Panginoon ay kasama natin. Sa tingin ko, malulugod ang Diyos kapag kahit wala tayong anuman, eh lagi lang tayong umaasa sa Kanya, nagagalak pa rin tayo dahil sa Kanya, at sumusunod sa pamamagitan ng pagdurusa. Sa halip ng pagdurusa o nagdurusa tayo, masaya tayo sapagkat binibigay sa atin ng Diyos ang lahat. Mas mahalaga po kapag ganyan. Kapag ang lahat ng bagay maayos, sinasabi natin, masaya tayo na ibinigay sa atin ang pagpapala sapagkat kasama natin siya. Ngunit, sa kabilang banda, kapag may paghihirap, sinasabi natin, Diyos, bakit mo ako pinabayaan? Iniwanan mo ba ako? Hindi po. Iniwanan ka ba niya? Hindi po. Awit 23 verse 4, bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay sa tabi ng tubig na pahingahan. Kasama ko ang Diyos. Anyway, ito ang buhay kasama ang Diyos. Kung titignan niyo po sa Santiago chapter 4 verse 8, sabi doon, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso. Kaya kayong mga may dalawang pag-isip. Ano po ang ibig sabihin ng siya'y lalapit sa inyo? Kung naniniwala kayong malapit siya, ang Diyos nga ay talagang sa inyo. Kaya gaano kaya nalulumo ang Panginoon kung hindi tayo nakikipag-usap sa Kanya at hindi natin alam na nariyan siya? Kahit pa malapit siya, nakasama natin siya. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon at nagagalak sa Kanyang presensya. At iyan ang sandaling nagagalak ang Diyos. Masaya lamang ba ang Diyos kapag gumagawa tayo ng mga dakilang bagay? Hindi po. Dapat nating gawin ito kapag may pagkakataon. Ngunit, una muna, masaya man o malungkot, abala o may panahon, dapat tayong sumampalataya sa presensya ng Diyos at mamuhay ng may pagsunod dahil alam nating kasama natin ang Diyos. Sa Awit 73 verse 28, sabi, ngunit para sa akin, ang pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan. Hindi ko po tinignan sa Biblia para mabilis sana, pero anyway, tignan na nga lang po natin. Buklatin natin sa Awit 73 verse 28. Awit number 73 verse 28. Basahin po natin sabay-sabay. Ngunit para sa akin, ang pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan. Ginawa kong aking kandungan ng Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Sabi po, ngunit para sa akin, ang pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan. Hindi pagpapala dahil mayroon ka ng lahat ng bagay sa mundo, kundi ang pagpapala ay kasama mo ang Diyos. Iyan ang tunay na pagpapala. Kaya sabi, ngunit para sa akin, ang pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan. Kapag lalapit ako sa Diyos, ang Diyos ay malapit sa akin. Ang Diyos ay mananatili pa rin kahit na hindi natin alam na malapit siya sa atin. Ngunit para sa akin, sabi nga po, ang pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan. Ginawa kong aking kandungan ng Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Alam niyo po ba kung ano ang unang pagpapala kapag malapit sa Diyos? Hindi po yung pagkain, pag-inom at kung ano pa. Sabi, Gawa 16:31, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Hindi ba ito isang dakilang pagpapala kapag ang isang buong pamilya ay ligtas na? Na ang mga kamag-anak ay naligtas? Mga kaibigan, naligtas na, kapitbahay, naligtas sa pamamagitan mo. Kapag napapalapit ka sa Diyos, ang pagpapala po ay tiyak na darating. Ang taong ligtas ay darating sa kanila sa pamamagitan ng taong malapit sa Diyos. Ngunit para sa akin, ang pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan.
ginawa niyang kanlungan ng Panginoon upang maisaysay ang lahat ng gawa ng Panginoon. Sinabi po sa atin iyan ng Biblia. Ang mga taong malapit sa Diyos ay hindi kayang manahimik. Nagsasalita sila. Sinasabi ang biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob ng Diyos. Kesa awit 66 verse 16, kayo'y magsiparito at inyong dinggin, kayong lahat na natatakot sa Diyos at ipahahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Kaya ang buhay po natin ay buhay na lumalakad kasama ang Diyos. Tignan po natin sa Revelation 21, Apocalypse chapter 21 verse 1. Pinakadulong bahagi po yan ng Biblia, Revelation 21 verse 1. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, "Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. At papahiri niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati, unang pagtangis man, unang kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na." Bagong langit po at bagong lupa. Mayroon pong nakalagay dito. Sa bagong langit at bagong lupa, sabi, "Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirang kasama nila, kay kasama ng Diyos ang mga tao. Ang langit ay kung saan tayo maninirahan sa kubol ng Diyos. Ang Diyos ay gaya ng templo at naninirahan doon. At sila ay, sabi po, magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya ay magiging Diyos nila." Kaya binanggit ng tatlong beses sa talatang ito na ang Diyos ay kasama natin. Ang langit ay kung saan makakasama natin ang Diyos, mananatili sa atin magpakailanman. At sa sandaling iyon, mabubuhay tayo sa harapan ng Diyos. Mas mainam sa atin na pumunta sa langit, ngunit kung wala ang Diyos o ang Panginoon na naglagtas sa atin, mainam ba doon? Hindi po. Sapagkat naroon ang Panginoon, kaya ito ay langit. Ito ay maluwalhati. At ang langit ay napakasaya. Magpapakasaya tayo doon magpakailanman. Sabi pa, ang Diyos mismo ay makakasama nila at sila'y magiging Diyos nila. At siya'y magiging Diyos nila at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Sasabihin ng Diyos, ang dami mo nang iniluha sa sanlibutang iyon. Lumuha ka, maging noong hindi ka paligtas at gaano kadami pang luhang iniluha mo pagkatapos mong maligtas. Labis ka nang nagdurusa. Kaya papahirin niya ang luha. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon ng pagdadalamhati, unang pagtangis man, unang kirot man. Wala nang paghihiwalay, wala nang pagdadalamhati. Wala nang pagluha, wala nang mapandaya. Wala nang malupit na diktador sa walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos. Wala na rin pong pagtanda, wala nang sakit, wala na rin kamatayan. Totoo po, iniligtas siya tayo upang maibigay niya sa atin ang langit. Hindi magtatagal at pupunta na po tayo sa langit. Kailangan lang natin ng kaunting pasensya, mga brothers and sisters. Kaya huwag niyo pong masyadong alalahanin ang mga bagay sa sanlibutang ito na maglalaho naman kalaunan. Sabi sa Santiago 4.14, ano ba ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw. At pagkatapos ay naglalaho. Gaya ng ulap, isa itong ilusyon. Ang kayamanan, kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan dito sa lupa ay lilipas gaya ng panaginip sa isang magdamag. Sa isang kisap mata. Ngunit maraming tao ang hindi mapalagay, umiiyak sa mga bagay dito. Hindi ito dapat mangyari sa mga tunay na Kristiyano. Nagpapasalamat tayo at nagagalak tayo sapagkat ang Panginoon ay kasama natin. Mayroon tayong walang hanggang pag-asa, kaya nagagalak tayo sa pag-asa. At kahit anumang paghihirap at pagdurusa ang meron para sa Panginoon, namubuhay tayo para sa Panginoon.
At ang pagdurusa para sa Panginoon ay ang pinakadakilang kaligayahan. Dahil nalulugod ang Diyos dito. Ang mga pupunta sa langit at mabubuhay kasama ng Diyos magpakailanman ay dapat ding mabuhay kasama ang Diyos sa mundong ito. Ngayon kung nais niyong lumakad kasama ang Diyos, dapat kayong manampalataya na ang Diyos ay nasa inyo, gaya ng sinabi ko kanina. Dapat mong panampalatayanan na ang Diyos ay lagi mong kasama saan ka man mapunta. Iniisip niyo, gusto kong mamasyal ngayong araw, ngunit hindi ako pwedeng umalis kasama ang Panginoon kasi sa tingin ko, hindi talaga ito gusto ng Panginoon. Kaya, Panginoon, magpahinga ka muna sa ngayong araw, ha? Dito ka lang sa bahay. Sapagkat ayaw ng Panginoon ang pupuntahan mo, sasabihin mo po ba ito? Ngayon, ano ang isasagot ng Panginoon? Sasabihin ba niya? Oo, sige. Ganito ba ang magiging tugon ng Panginoon? Hindi po. Sasabihin ng Panginoon, sasama ako sa iyo. Saan ka pupunta kasama ang Panginoon? Brothers and sisters, ang mga lumalakad kasama ng Panginoon ay nagagalak sa kung ano ang nakakalugod sa Panginoon. At silang lumalakad kasama ang Panginoon, namumuhi rin sila sa mga kinamumuhian o kasuklam-suklam para sa Panginoon. Ganyan po ang dapat natin gawin. Ano po sa tingin nyo? Ano ang gagawin nyo? Sa Hebrews 13 verse 6, sabi, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo masiyahan na kung anong meron kayo. Sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan na hindi kita iiwan o pababayaan man. Ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Ang mga ligtas ay hindi dapat sakim. Pero hindi ibig sabihin yan na hindi na tayo kikita ng pera. Kailangan nating magsumikap. Kailangan kumita ng pera. Bakit po? Marami tayong dapat gawin. Sa ngayon po, alam nyo, nangangaral tayo sa 80 mga bansa. Mayroon na tayong nasa 170 missionaries mula sa Korea at mga local evangelists. Daan-daan ng mga local evangelists. Mayroong around 906 na mga churches sa ibang mga bansa. Karamihan sa kanila ay mahihirap na bansa. Kaya kailangan natin silang tulungan. Tayong mga Kristiyano, tayong mga naunang naligtas, ay dapat magbigay ng suporta upang maipangaral nila ang Ebanghelyo dahil kung hindi, hindi sila makakapangaral. Mayroong mga sundalo na inilalaan ang kanilang mga buhay sa unahan ng digmaan upang labanan ang mga kaaway at makipaglaban upang protektahan ang kanilang bansa at ang mga mamamayan nila. Ang iba naman ay nagbibigay sa kanila ng mga sandata, ng pagkain at mga kasuotan at lahat ng mga bagay na kailangan nila. Dahil kung hindi at pupunta sila sa digmaan, ay mamamatay po talaga sila. At kung ang iba ay walang pakialam kung ang mga sundalo ay mamatay o hindi, kung gayon, anong uri ng bansa umamamaya ng mga ito? Mga kapatid, kailangan nating mamuhay ng nagtitipid hanggang sa ating makakaya at ilaan ang lahat para po sa pakikibahagi o pagbabahagi ng Ebanghelyo. Kailangan nating i-share, ibahagi ang Ebanghelyo. Ibahagi ang meron tayo, maipangaral lamang ang Ebanghelyo. Ilang araw na po ang nakakaraan, nakatanggap po ako ng mensahe. Sa ibang bansa sa South America, ang pagtatayo ng church building ay nahinto dahil sa kakulangan nila ng salapi. Sabi niya, magpapasalamat talaga kami ng mabuti kung mapapahiram niyo kami ng salapi. Ang mga kapatiran dito ay wala nang makain, kaya lugaw na lamang ang kanilang kinakain. Kaya kumuha po siya ng larawan na kumakain sila ng lugaw at ipinadala niya po ito sa akin. Tingnan niyo po, tayo kumakain tayo ng masasarap, mabuting pagkain at mamahaling pagkain. Ngunit kailangan nating isipin ang mga kapatiran at mga pastor na hindi nakakakain. Kaya mayroon po tayong tungkulin na kailangan nating gawin para po sa kanila. Kailangan natin silang samahan sa kanilang kahirapan. Kaya nga po, sabi po sa Romans 12:15, makiiyak kayo sa mga umiiyak. Ang mga nasa tabi natin ay umiiyak, at tayo po ba magagawa lang nating umiti? Kasama po natin ang Panginoon, kaya dapat makiiyak kayo sa mga umiiyak. Hindi pwedeng umiiyak sila at ngumingiti tayo. Kasama po natin ang Panginoon.
Sa Joshua 1:5, ako'y makakasama mo rin. Hindi kita iiwan o pababayaan man. Gaya ng sabi sa Hebrews 13 verse 6, ang Panginoon ang aking katulong. Ano po bang ibig sabihin na kasama natin ang Panginoon? At kung nais nating lumakad na kasama ng Panginoon, kailangan nating manatili sa church kung saan ang Panginoon kumikilos. Nasaan po ba ang Panginoon? Efeso 3:20, ngayon sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ang Panginoon po ang gumagawa sa atin. Ang Panginoon po ang gagawa sa atin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan kung tayo po ay susunod na nagkakaisa, iniibig ang bawat isa, at nagkakasundo para sa Ebanghelyo. Kaya, kailangan na mapabilang tayo sa fellowship na ito. Ano ang magagawa natin para sa Panginoon kung wala tayo sa fellowship o pagtitipon? Hindi ko ito kaya, ngunit kaya po natin. Ang Diyos ay gumagawa sa ating kapulungan. John 15 verse 3, kayo malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Sa verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ang Panginoon ang puno at tayo naman po ang mga sanga sa puno. Nakakita na ba kayo ng puno? Mayroon pong puno at marami itong ugat, may mga sanga ito. Sabi sa atin, manatili kayo sa akin. Ibig sabihin po ay mapabilang kayo sa isang grupo na kung saan kumikilos ang Panginoon. Minsan sabi nyo, hindi ko gusto ang church, may mga tao doon na ayaw kong makita. At hindi ko gusto talaga, ayaw ko silang makita. Kaya kong manalangin mag-isa, pag-aralan ng Biblia mag-isa, kumilos mag-isa. Hindi nyo po dapat gawin ng ganito. Kahit na tayo ay hindi perpekto at may mga pagkukulang, ang Panginoon po ay kasama natin. Ang Panginoon ay gumagawa sa mga perpektong mga gawa sa pamamagitan ng mga hindi perpektong tao. Ngunit ano ang inyong ginagawa kung mag-isa lang kayo? Kung tayo ay nasa kapulungan, tayo ay magagamit sama-sama. Kaya nga sabi, kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Wala po itong kahulugan para sa isang taong nakahiwalay mula sa church. Ang nag-iisa, hindi maaaring maging church. Tayo po ang church ay grupong inihiwalay na patungo sa langit. Sa John 10 verse 16, kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Para sa ating Panginoon, ang mabuting pastol na sa atin ay nagligtas, tayo po ang kanyang kawan. Tayo po ang mga tupa sa kanyang kawan. Kung tayo ay nasa loob nito, matatanggap natin ang pag-iingat niya, paggabay ng Panginoon, at ang Panginoon ay kikilos sa pamamagitan natin. Ang Panginoon po ay kikilos sa pamamagitan ng isang grupo, ang church. Kaya upang makalakad tayo na kasama ang Panginoon at ang Diyos, simple lang po, kailangan nating mapabilang manatili sa grupong kung saan kumikilos ang Diyos. Hindi po yung nag-iisa. Kasi Efeso 4 verse 3 na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Ibig sabihin po na ang mga Kristiyano ay hindi dapat iwan ng kawan. Ang iba po, iniiwan nila ang church kapag sila ay nasaktan ng iba. Hindi ko na po alam kung saan na po sila. Hindi na sila makita. Nasaan na po sila? Mayroon po bang ibang lugar na maaari nilang puntahan? Mayroon na po tayong 224 na mga churches dito sa Korea at napakarami po nating mga churches sa buong mundo. Ayos lamang po na pumunta sa ibang lugar o bansa na mayroon tayong church. Saan man po kayo magpunta, kailangan ninyong magkaroon ng fellowship sa church na iyon. Dahil iyon ay isang church kasama natin. Ngunit minsan may isang sister po tumawag sa akin, sabi niya, Pastor, nasa airport na po ako. Airport? Saan ka pupunta? Lilipat na po kami, Pastor. Patungo saan? Sa ibang lugar po. Mayroon ba tayong church doon? Wala po, sabi niya. Kung gayon, bakit ka pupunta doon? Pupunta po ako doon upang magkaroon ng mas maayos na buhay. Ano po ang kanyang sinasabi? Nagplano siya ng lahat para sa kanyang sarili lamang? Dahil maaari sinabi ng ibang tao sa kanya na maayos mamuhay sa lugar na iyon. Ngunit,
Nagpapasalamat po ako sa kanya dahil at least tumawag siya sa akin habang siya ay nasa airport. Iyon ay isang tawag ng pagpapaalam. Bakit ka pupunta doon? Meron po bang kakaiba doon? Nagpunta ka roon nang hindi man lang nagdadalawang isip kung may church ba tayo doon o wala. Dapat gawin para sa church ang mga bagay-bagay. Ngunit sinasabi nila na pupunta sila roon upang magkaroon ng magandang buhay. Ganyan po ang gusto ng Diablo. Pumunta ka roon. Sa Matthew 28 verse 20, bago po ang kamatayan ni Jesus, sabi niya, "At narito ako'y kasama niyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Ang Panginoon ay palagi nating kasama. Siya po ay kasama natin bilang Espiritu Santo. At kailangan nating manatili sa kawan. At upang makasama natin ang Panginoon, kailangan din po na humiwalay po tayo sa mga kasalanan. Buhay na malayo mula sa kasalanan. Kasi 2 Corinthians chapter 6 verse 17, "Kaya nga lumabas nga kayo sa kanila at humiwalay kayo," sabi ng Panginoon, "at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi." Tayo ang mga taong ligtas, kaya dapat lamang tayo na humiwalay sa mga tao sa sanlibutang ito. Ngunit hindi ibig sabihin nito na wala na tayong gagawin para sa kanila, kaya dapat ba tayong magtipon sa isang bundo o sa malayong lugar mula sa kanila? Hindi po ganon. Ang ating mga puso ay dapat na humiwalay sa kanila. Hindi po tayo nabibilang sa sanlibutan kahit na namumuhay pa tayo sa mundong ito. Sa John 15 verse 19, "Ngunit dahil kayo hindi taga sanlibutan, kundi kayo pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan." Tayo ang mga grupo ng mga inihiwalay na papasok sa langit at para sa Diyos. Para sa kaluwalhatian, para sa ebanghelyo. Kaya kailangan po nating humiwalay sa kanila. Hindi tayo dapat na makipagtipon sa mga hindi mananampalataya upang samahan sila sa pag-inom, umawit ng mga worldly songs, gumawa ng makasanlibutang bagay. At hindi dapat tayo magpanggap na tapat na mananampalataya tayo kapag nasa church lang. Pagkatapos nakikisalumuhan naman tayo sa iba, mga hindi mananampalataya. Kayo po ba'y mga paniki? Ang mga paniki ay hindi mga ibon o hayop na gumagapang. Ang mga Kristiyano ay kailangan pong mayroong pagkakakilanlan. Kaya sa 1 Peter 1.15, "Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal." Tayo na mga anak ng Diyos ay dapat na maging banal sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. Yamang ang ating Ama ay banal. Ibig sabihin nito, humiwalay tayo sa sanlibutan. Dapat mong ingatan ng iyong salita, gawa, humiwalay mula sa mga tao sa sanlibutan. Kaya ba ng mga taong ligtas na pupunta sa langit na mabuhay kagaya ng mga taong pupunta sa impyerno? Sagot po kayo, kaya po ba ninyo? Kaya? Kaya po ba? Malinaw na dapat humiwalay tayo sa kanila. Iba ang buhay natin. Iba ang ating pagpapahalaga, pag-asa, iba ang layunin at paraan ng pamumuhay ng mga tunay na Kristiyano, magkaiba sa iba. Sa ganitong paraan ay mahihiwalay tayo sa kanila. Binanggit din po sa aklat ng mga kawikaan, yung pong buhay na lumalakad kasama ng Diyos. Kaya sa Kawikaan, chapter 3, verse 6, sabi, "Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin." Kaya ang ibig sabihin ng kilalanin siya ay isama ang Diyos sa bawat sitwasyon. Halimbawa, kung gusto mong makakuha ng bagong trabaho, kailangan mong manalangin para dito at upang malaman kung ito ba ay kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, dapat mo itong banggitin sa Diyos sa gintong paraan natin isinasama ang Diyos. Kaya sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin. Sabi sa 1 John 2 verse 6, ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya ay nararapating lumakad gaya ng kanyang paglakad. Kasi sa mga sumasampalataya, nasa kanila ang Panginoon at sila na nasa Panginoon
ay dapat ding tularan ang ginawa ng Panginoon. Ibig sabihin, dapat natin itong pag-usapan kasama ang Panginoon. Kung ipinahintulot ng Panginoon na gawin ito, gagawin ko. Ngunit gaano ka man kadesperado para dito, hindi mo pwedeng gawin ang hindi ipinapahintulot ng Panginoon. Kailangan mo lamang gawin ang bagay na makapagbibigay lugod sa Panginoon. Kasi Romans 12 verse 2, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya kailangan nating patunayan ang kalooban ng Diyos at dapat tayong mabuhay doon kung ito ang kanyang kalooban. Dapat tayong mamatay kung ito ang kalooban ng Diyos. Ginagawa natin ito at iyon ayon sa kalooban ng Panginoon. Kung may anumang bagay na hindi niya kalooban, dapat ay huwag natin gawin ang gusto natin. Ang buhay ng Kristiyano ay hindi sa maginhawang buhay o sariling pag-iisip umangmang sa kalooban ng Diyos. Isipin niyo lamang po kung ang Panginoon ay narito, ano kaya ang kanyang gagawin? Kung talagang hindi mo alam ang dapat gawin, kumonsulta sa mga pastors, elders, maging sa mga deacons o mature Christians. Tingnan po natin sa Micah chapter 6, Lumang Tipan. Micah chapter 6 verse 8. Micah chapter 6 verse 8. Verse 8, ipinakita niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang itinatakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Sabi, o tao, ibig sabihin nito, ikaw na taong ligtas. Hindi po ito tungkol sa ibang tao, hindi ito tungkol sa mga hindi ligtas. Ikaw na tao ng Diyos. Sabi, ipinakita niya sa iyo kung ano ang mabuti. Kaya ipinakita sa atin ng Diyos kung ano ang mabuti sa Kanya. At ano ang itinatakda ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may katarungan. Ang paggawa ng katarungan ay kalooban ng Diyos na nakakalugod sa Kanya. Kaya kalooban ng Diyos na tayo ay umiibig sa kaawaan. At dapat tayo ay nasa pag-ibig kung paanong inibig tayo ng Diyos at naging mabuti siya sa atin. Tungkol ito sa pagkakaroon ng habag sa mga taong hindi ligtas at sa pagtulong at pag-ibig sa mga taong ligtas. Kaya sabi, upang umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Anong ibig sabihin na may kapakumbabaan? Ibig sabihin ay may kusang loob na mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Sinabi ng isang anak, Tay, pwede ko bang gawin to? Magandang ideya ito, pero ang sagot ay pwede ring maging hindi pwede. Hindi mo dapat gawin iyan. Hindi pwedeng gawin yan ng basa-basa. Pero tay, gusto ko pa rin itong gawin. At ginawa pa rin ng anak ang ayon sa kanyang sariling pag-iisip. Isipin po natin ang ganito. Isipin natin ang Panginoong Yesus. Sa Filipos 2 verse 8, palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya nagpakababa si Jesus sa kanyang sarili hanggang sa kamatayan. Sabi, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Ang puso na sumusunod sa kalooban ng Diyos sa kahit anumang kondisyon ay isang pagpapakumbaba. Kaya sinabi rin po, at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng Diyos. Sa ganitong paraan tayo makakalakad kasama ng Diyos. Makakalakad kayo kasama ng Diyos kapag mayroon kayong puso na lubos na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Naunawaan niyo po ba? Sa Micah 7 verse 6, ginawa ito ng mga Israelita. Sabi niya, iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ginawa rin ng mga Israelita ito sa panahon ni Isaías, kaya sabi, tama ang pahayag ni Isaías tungkol sa inyo ng mga mapagkunwari. Ginagalang nila kunwari ang Diyos sa kanilang mga labi, nagpupuri, nananalangin sila ng maayos at parang gumagawa sila.
na parabang mahal na mahal nila ang Diyos, ngunit ginagawa nila kung ano ang gusto nila. Ang kanilang panalangin at papuri, ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Mayroong nagsabi, sinabi nila na yung mga taong naniniwala kay Jesus ay pumupunta ng simbahan tuwing Linggo, at sila ang pinakasinungaling sa lahat. Anong ibig sabihin nito? Sabi ko, kay ganda ng mga awit, ngunit umaawit sila nang wala sa puso. Umaawit sila. Iniibig kang lubos ngayon at magpakailanman, sabi po nila. Anong sabi mo, iniibig mo si Jesus? Ikaw ang pinakamagaling magsinungaling. Iniibig nila ang kanilang sarili, pera, kalayawan, at umaawit sila. Sabi pa nila, there is no thirsting for the things of the world. We've taken wings long ago, I gave them up, sabi nila. Magaling kang magsinungaling. Hanggang dito ay puno sila ng pagnanasa ng sanlibutan. Sa bibig, parang ginagalang nila ang Diyos, subalit malayo ang kanilang puso. Sa Lucas 6:46, sinabi ni Jesus, bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon? Ngunit hindi nyo ginagawa ang sinasabi ko. Gamit po ang kanilang labi, sinasabi nila, Panginoon, Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng Panginoon? Ibig sabihin ng Panginoon, siya na nagligtas sa akin. Siya ang Panginoon ng aking buhay. Siya ang Panginoon ng aking puso. Siya ang aking hari, nasa ulo. Sasabihin ng Panginoon, bakit tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon sa iyong labi? Ngunit hindi mo naman ginagawa ang sinasabi ko. Kaya anong gagawin mo? Alam niyo po, kasinungalingan na tinatawag mong Panginoon ng Panginoon sa iyong labi at nabubuhay ka naman sa paraang gusto mo. Kailan mo ba siya naging Panginoon talaga? Ang problema, ibang bagay at ang iyong sarili ang iyong Panginoon. Kaya ang buhay na lumalakad kasama ng Panginoon ay yung buhay para sa Panginoon. Sa Roma 14 verse 7 to 8, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nabubuhay, o kung namamatay tayo sa Panginoon, tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Tama ba ito? Kung sino man sa atin ang nabubuhay at namamatay para sa ating sarili, kung gayon, ito ay isang sumpa. Sorry po kung sasabihin ko, pero anumang bagay na wala pong kinalaman sa Panginoon, ito po ay isang sumpa. Kaya kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo'y namamatay. Kung kalooban ng Diyos ay mabubuhay tayo, at kung kalooban ng Diyos, mamamatay tayo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Kung dadakilain ang Panginoon sa pamamagitan ng aking buhay, kung gayon ay ayos lamang na mabuhay ako o mamatay. Natural po ito. Bakit? Kung mabubuhay man tayo o mamatay, ito'y sa Panginoon. Wala rin tayong karapatan na mabuhay o mamatay para sa ating sarili. Kaya sa 1 Corinthians 10:31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya kung kayo man ay kumakain, anuman ang ginagawa, ikakasal man, gawin ninyo ang mga bagay na ito para po sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang luwalhatiin ng Diyos ay mabuti, at ang hindi luwalhatiin ng Diyos ay isang kasalanan. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kapag mayroong kasalanan, ito ay paglisan sa kaluwalhatian ng Diyos. Isang kasalanan para sa mga taong naligtas ang mabuhay para sa kanilang sariling pagnanasa. Sa halip na mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa halip na buhay na lumalakad kasama ang Diyos. Sa Matthew 26:39, noong nanalangin ang Panginoong Hesus sa Harden ng Getsemani, gabi bago siya mamatay, sabi niya, Ama, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Kung ang lahat ng mga pagdurusa sa krus ay lumampas talaga sa Kanya, tayong lahat ay mapupunta sa impyerno. Subalit anong sinabi ni Kristo, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Sinabi niya ang panalangin ito ng tatlong ulit. Sa Luke 22 verse 44, sabi po, sa kanyang matinding paghihirap ay nanalangin siya ng higit na taimtim.
At ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. Bakit? Dahil mahirap na isuko ang sariling kalooban. Nagkaroon din siya ng katawan gaya natin. At doon sa krus, ang pinakamalaking kahiyan at pagdurusa na mararanasan ng isang tao. Ngunit ipinasya niya, sabi niya, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ako ay mamamatay dahil ito ang kalooban ng Ama. Napakatindi ng kanyang panalangin. Dahil ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. Kaya dumating ang mga anghel at tinulungan siya upang siya ay makapanalangin. Ang isuko ang iyong sariling kalooban ay mahirap, ngunit dapat mo po itong isuko. Kailangan mong isuko ang iyong pag-iisip, ang iyong pagnanais, ang iyong mga plano. Dapat mong tanggapin ang plano at kalooban ng Diyos. Ipinagkakatiwala ko ang lahat sa Diyos at pinagkakatiwalaan ako ng Diyos. Kaya dapat kong ipagkatiwala ang aking mga dalahin sa Diyos at ang kalooban ng Diyos sa akin. Kailangan kong baguhin ang dinadala ko at mula doon, Diyos ang bahala sa lahat ng tungkol sa akin. Kung Diyos ang maging bahala sa lahat ng alalahanin ko, gagawin niya itong perpekto. Kaya nga, ano bang ibig sabihin na lumakad kasama ng Diyos? Kinuha ng Diyos si Enoc bago ang baha. Si Enoc ay anino ng mga banal, mga ligtas na rapture bago ang huling paghuhukom ng Diyos sa apoy. Kaya sabi bago, sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Kaya bago po tayo dalhin o tayo tumayo sa harap ng Diyos, dapat din na magkaroon tayo ng patutuo na nakapagbigay lugod din tayo sa Diyos. Yamang natanggap natin ang katibayan na tayo ay naging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya nung naligtas tayo. Hindi po ba dapat tayo din ay tumanggap ng katibayan o patutuo na nalugod din ng Diyos sa ating buhay? Buhay na para sa Panginoon pagkatapos nating maligtas. At tumatayo tayo sa harap ng Diyos. Alam niyo, hindi dapat natin pigatiin ang Diyos gaya po ng sabi, huwag niyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Kaya dapat din tayong tumanggap ng patutuo na tayo ay nakapagbigay lugod din sa Diyos. Sa 2 Corinthians 5 verse 9, kahit maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Sabi ni Pablo, ang aming mithiin ay bigyan siya ng kasiyahan. Nang si Jesus po ay nabautismo sa ilog Jordan, sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak. Sa kanya ako'y lubos na nalulugod. Si Jesus ang minamahal na anak ng Diyos at siya ay nalulugod sa kanya. Kaya nakapagbigay lugod si Jesus sa Diyos. Sa John 8:29, sabi niya, at siya na nagsugo sa akin ay kasama ko. Hindi niya ako pinababayaan ang nag-iisa sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakalulugod sa kanya. Si Jesus minamahal na anak at nabigyang lugod din niya ang Diyos. Kaya sabi niya, hindi ako pinabayaan ang nag-iisa sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakalulugod sa kanya. Kapag nabigyang lugod natin ang Diyos ay palaging sa atin. Hindi po niya tayo iiwan. Tayo din po ay mga minamahal na anak ng Diyos, tama po. At nang oras na maligtas tayo, sinabi ng Diyos, minamahal ko ring anak yan. Kaya dapat din tayong tumanggap ng patutuo sa buhay natin na tayo ang mga taong nagbibigay lugod sa Diyos bago tayo tumungo sa Panginoon. Dahil ba ikaw ay ligtas na at pupunta na sa langit, ay sasabihin mo, ayos na, mamuhay na lang ako ng base sa gusto ko. Hindi po. Sa Filipos 2:13, sapagkat Diyos, sabi po, ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Ang Espiritu na sa atin ang siyang nagpapaunawa sa atin ng kalooban ng Diyos, nagbibigay sa atin ang kagustuhan upang gawin ang kanyang kalooban at nagpapalakas sa atin upang gawin ito. Kaya nga, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Kaya dapat natin gawin. Kaya bago tayo kunin sa rapture, dapat din tayong magkaroon ng ganitong patutuo na nalugod rin ang Diyos sa atin. Ang Diyos po ay natutuwa sa mga taong nagbibigay ng lugod sa Kanya.
At upang magbigyang lugod natin ng Diyos, dapat tayong magalak sa Diyos. Sa unang Pedro 1:8-9, hindi nyo siya nakita gayon may inyong iniibig, bagaman ngayon na hindi nyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan at kayo'y nagagalak na may galak na hindi may paliwanag. At puspos ng kaluwalhatian na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Kaya kahit hindi po natin siya nakikita, mahal natin siya. Sa pamamagitan ng salita, nananampalataya tayo sa Kanya, kaya tayo po ay may galak na hindi maipaliwanag. Puspos ng kaluwalhatian dahil tinanggap natin ang bunga ng pananampalataya, ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya dahil nakatanggap tayo ng kaligtasan, nagagalak tayo. Wala na pong ibang mas masaya pa sa mga nakatanggap ng kaligtasan. Silang mga nagagalak sa Diyos ay nakapagbibigay lugod sa Diyos. Kaya sabi ni Propeta Habakuk, bagaman ng puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang ulibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay aalisin sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Wala siyang anuman, subalit anong sabi niya, gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Dahil ba madami kang mga gamit ay masaya ka? Wala siyang anuman, subalit nagagalak siya sa Panginoon. Silang mga nagagalak sa Diyos, sila rin ang makapagbibigay lugod sa Diyos. Kaya nga sa Psalm 37 verse 4, sabi, sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Ibig sabihin po nito na hanapin ang kaligayahan sa Diyos. Ang Panginoon hindi mula sa iba kundi sa ang Panginoon at sa salita, doon natin hanapin ang kaligayahan. At ang mga nasa ng puso, ibibigay niya. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng mga hiling ng mga taong nakapagbibigay lugod sa Kanya. Subalit, ang ilang mga tao ay dumadalangin ganito, bigyan mo po ako Panginoon. Pero nabubuhay po sila ayon sa kanilang pagnanasa. Alam niyo po kapag nalulugod ang magulang sa anak, nais ibigay ng magulang nila kahit hindi pa ito hinihiling ng mga anak. Subalit may iba na sumusuway sa Diyos. Pagkatapos dadalangin, bigyan mo po ako Panginoon. Sa 1 John 3:22, anumang ating hingin ay tinanggap natin mula sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Mga kapatid, dapat po nating bigyang lugod ang Diyos sa natitira nating buhay. Roma 8:7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos na hindi nga maaari. Silang namumuhay ayon sa kaisipang makalaman, hindi sila makapagbibigay lugod sa Diyos. Subalit ang Espiritu ang tumutulong sa atin upang maunawaan ang Kanyang mabuting kalooban. At ginagawa niya tayong gawin ang kalooban niya ng bukal sa puso at hindi napipilitan. Ang Panginoon po ay malapit nang dumating, kaya dapat tayong maging handang salubungin siya. Dapat po tayong lumakad kasama ng Diyos at mamuhay ng buhay na nakakakalugod sa Diyos bago po tayo tumungo sa Kanya. Lucas 15:7, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Alam niyo po ba kung gaano nagagalak ang Diyos tuwing tayo ay nangangaral sa mga kaluluwa? At ginagabayan sila ng Panginoon at sila ay naliligtas. Kapag ang kaluluwa ay nakatanggap ng kaligtasan sa harapan ng Diyos, mayroon pong kapistahan dahil isang makasalanan ay bumalik sa Diyos. Buhay na higit na mahalaga sa mundo. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay nalulugod kapag nakakapagligtas tayo ng kaluluwa sa pamamagitan ng pangangaral. Kaya dapat nating subukang iligtas sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid natin. Sapat na ba na ikaw at ang pamilya mo ay ligtas? Maraming mga tao sa paligid natin pupunta pa rin sa impyerno. Wala ka bang pakialam? Hindi ba ito mahalaga sa iyo? Kaya tayo po ay patuloy na gumagawa ng individual counseling at patuloy na nagsasagawa ng mga Bible seminar. At maging hanggang ngayon po sa first floor ng ating church, tayo ay nagsasagawa ng Bible seminar tuwing linggo. Ngayon, ibinalik na natin sa Diyos ang ating summer vacation para sa summer retreat. Upang makapagligtas ng isa pang tao, tayo ay nagsasakripisyo ng may pawis. Upang sila ay maligtas, dapat po tayong makiisa sa gawain ng pagpapahayag ng Ebanghelyo.
Sa panahon din pong ito, maraming kaluluwa ang dapat pong maligtas upang tayo ay makapagbigay ng galak, ulugod, kaluwalhatian sa Diyos. Kaya dapat tayong magplano ng maaga para po sa summer retreat. Nang ipinangaral ng mga apostol ang ebanghelyo, marami po sa kanila ang namatay. At ang ebanghelyo na iyon ay dumating sa atin. Kung wala ang ating sakripisyo, wala pong magiging bagong Kristiyano. Kaya dapat po nating isakripisyo ang ating oras, pera, kalayaan, kasiyahan, at kung kinakailangan, maging ang ating buhay. Kung isang kapatid ay mamatay at ang isang kaluluwa naman ay maligtas, jackpot po ito. Dahil ang kaluluwa ay mas mahalaga kaysa sa buong mundo. Subalit ang iba ay kuripot tungkol sa evangelism. Kung tayo ay makasarili, walang pagkilos ang Diyos. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay tumayo sa harapan ng Panginoon, dapat po nating marinig sa Diyos. Pinasaya mo ang Diyos, magaling, tapat at tunay na alipin. At bago tayo tumungo sa Panginoon, umasa tayo gaya ni Enoc na tayo ay magkaroon ng patutuo na nabigyan din natin ng kaluguran ang Diyos. Pagkatapos po ng prayer mamaya, mayroon po akong ipapakita, panoorin po natin ang promotional video tungkol po sa summer retreat. Ngayon, manalangin na po tayong lahat. Mahabagin naming Diyos, sama, salamat po sa pagtawag, pagligtas sa amin, pagpapabanal sa amin sa gitna ng maraming tao sa huling mga araw. Ngayon sa mga natitira naming buhay, ang aming kaluluwa, katawan ay pagmamay-ari ng Panginoon. Kaya pakiusap, pamunuan at gabayan niyo po ang lahat ng aming buhay. Huwag po sana kaming mamuhay ng ayon sa pagnanasa ng laman o lumakad man ayon sa walang kabuluhang bagay ng mundong ito, kundi para lamang sa kalooban at kaluwalhatian. Lumakad kasama ng Diyos at maging tao na nagbibigay lugod sa Diyos. Kami po ay lubos na umaasa na makapagbibigay ng dakilang kagalakan at kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo at pagliligtas sa maraming mga ligaw na kaluluwa sa paligid namin. Hawakan po ninyo kami ng inyong salita at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Gamitin po ninyo kami ayon sa inyong kalooban at nawa po maraming kaluluwa ang maligtas sa darating na summer retreat upang maluwalhati namin ang Diyos. Gamitin mo po kaming lahat bilang mahalaga ayon sa iyong banal na kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.